And nasa linya po na ating komunikasyon ang spokesperson ng Manila Police District, Police Major Philip Ines. Major, maganda umaga po. Yes, good morning po, Major. Hello, sir. Yes, magandang yes, umaga po, Major. Ayan. Major, si... Okay naman po. Okay naman po. Ayan. Major, si Daniel po ito. Ano ho? Ayan. So ngayon, kamusta po ba so far yung ating pag-mimintana ng peace and order, ano ho, at monitoring nito pong translasyon na ginanap po kahapon? Yes, Sir Daniel, sabi nga natin, hindi tayo nagkamali doon sa paglalatag natin ng seguridad. At natutuwa naman po tayo at masasabi po natin naging matagumpay po ito. At naitawid po natin ng maayos ito pong pista ng itim na tereno. Oy, very nice ha. Meron po bang ano kayo sir, details ano may mga incidenting nangyari sir at kung ilan po? Yes sir, meron tayong mga deboto na nakita natin na talagang sabi nga natin hindi natin maiiwasan talaga na mga nasaktan at yun nga yung kinukuha nating datos ngayon at okay. Sabi nga natin hindi talaga natin maiiwasan dahil sa pagsisiksikan talaga ng tao kung mapapansin niya talaga kahapon. Pag nag-start to sa Quirino Granza ng mag-aalas 5 na madaling araw hanggang dumating ito sa Quiapo Church ng mag-aalas 8 ng gabi kung saan nakita natin talaga yung daluyong ng ating mga deboto at sabi nga natutuwa naman tayo kahit ganun pa man sabi nga natin masasabi natin na naging matagumpay itong paglalatag natin ng seguridad at naitawid natin yung natarayan ng 2024 ng maayos. Nice. Ayun. Mm-hmm. Ang galing nun, ano? Sir, yun po bang nangyari po na translasyon na yan? Based on our data, wala naman po naging worse ano, scenario sa injury pagdating po sa ating mga kababayan nag-participate. So far, wala pong pumukaw sa aming kamalayan. Wala pa po tayong mga nai-report ng mga kababayan natin na talagang malubang nasugatan o nasaktan dyan. Ang initially lang po talaga, may nakita po tayo na yung mga kababayan natin, yung mga nakaranas ng pananakit ng ulo dahil sa sobrang init. At tignan mo, sumakit yung tiyan, yung barman, tumaas yung kanilang mga BP. Kaya po, sabi ko, ang maganda lang po dito, nakita po natin dito. Doon po sa mga pagdadaanan po, yung mga segment po natin, meron po tayong mga medical team na nag-a-assist po agad sa kanila. At nakita naman po natin yung mabilisan na aksyon ng ating mga personnel dyan at nagpapasalamat po tayo dyan dito sa ating mga kasamahan na tumulong din po sa atin. Ayun, napakaganda niyan sir. Doon po sa data ng ating mga kababayan, lahat ng taong nag-participate, mayroon po ba tayong data sir kung ilan ang figure? So far, sir, hindi pa kami makapagbigay kasi kailangan pa po na namin na magkaroon po muna ng pagkukulong yung ating simbahan at yung iba pong ahensya na involved dito. At para magbigay po tayo ng official nating statement, ilan po ba talaga yung mga naging bilang ng ating mga deboto ngayong taon. At alam naman po talaga natin yan, nadagdagan po yan dahil sa loob ng 3 taon, hindi po nagawa natin itong ganito uling tradisyon natin na alam natin yung ating mga kababayan na excited at matagal po nilang hinintay ito. Ayun. Major, di ba itong translasyon na ito, pati mga bata sumasama, tama po ba? Ala po ba tayo mga batang napabalita na baka nawalay sa magulang o nawala? Wala naman din po. Mataas po yung ginawa natin na information operation. Lahat po ng tungtungan o lahat po ng platform ginamit natin para palalahanan yung ating mga kababayan. Meron po lang tayong mga advance na mga advisory para sabihin po sa kanila. At kung hindi po talaga maiwasan, magsama ng mga bata dyan, lagyan po nila ng pagkakakilanlan ito para kung sakali na mawala, mawaglit sa kanila, madali po natin malocate yung kanilang mga guardians at saka kanilang mga magulang. Okay, yung pinakamahalaga partner. Oh, no? Yung Major, information yung pong 14 hours no mahigit 14 hours na tinagal bago nakabalik ng Quiapo Church itong Black Nazarene po natin masasabi ba ito na sa medyo isa sa pinakamabilis na translasyon? Tama po kayo diyan kasi yung naitala po natin na isa sa pinakamabilis po na pagdating po ng ating andas sa Quiapo Church from Quirino Grandstand ay 16 hours po nangyari po ito noong 2020 po. At pagkatapos na nagkaroon po tayo ng himpil niyan. At ngayon na naman po, ngayon po naitala po natin, tama po kayo doon, naitala po natin ng mas mabilis po ngayon kumpara po dati. At natutuwa naman po tayo dyan. Oh, yeah, ang ganda nun. Ano? Sa tingin po ninyo, paano na-achieve yun na mapadali ngayon yung pagbalik ng andas sa Quiapo Church?
Unang-una po yung matagal nating paghahanda, yung preparasyon natin at koordinasyon natin sa iba't iba pong sektor po natin na may involve dito. At syempre po yung pakikisa na rin ng ating mga kababayan, ng ating mga deboto para mapanahili natin maayos at mas mabilis ngayon po yung pag-anda po ng andas papunta po ng Quiapo Church natin. At makita naman po natin na marami pong tumugon doon sa mga panawagan natin. Tumugon po sa panawagan ng ina ng lusod ng Maynila. Tumugon po sa panawagan po ng inyong pong hanay ng kapulisan. At natutuwa naman po siyempre ang aming pamunuan dyan na kahit nakakapagod po, matagal pong preparasyon ito. Nagsimula po tayo ng December 30. At tuloy-tuloy po ito hanggang ito nga po, kagabi nga po, ito na po yung ating pinaka-highlight. At sabi nga po natin, talagang yung nababanggit po ito, wala pong kuwang ang markadong pula sa kalendary ng mga Pulis Maynila. Tuloy-tuloy po yung malalaki po nating activities dito. At pagkatapos naman po nitong ating pista ng Nazareno, meron naman po tayong pista ng Tundo, pista ng Pandakan at marami pa pong iba. Okay, so sa ngayon, medyo nasa assessment stage, ano, tama? Tama po kayo doon at magkakaroon po ito ng post-conference yung ating mga involved lahat po dito na mga sector po. Katama na rin po yung ating church authorities para pag-usapan po. Tignan po natin ano po yung mga maganda at ano po yung dapat nating baguhin sa susunod na translasyon. At initially po matasabi natin na naging matagumpay po ito. Nagkawin po natin na maayos itong Nazareno 2024. Yes. Yung pong paglalagay ng salamin sa andas, ano, sa tingin po ninyo naging okay po talaga din siya? Initially po nakita po natin na may maganda po yung nangyari na yan kasi unang-una po yung mga nakaraan kung mapapansin natin nagkakaroon po ng problema kasi pag umakyat po yung ating mga ibang deboto dyan, minsan po talaga nababaling yung kamay ng ating puong Nazareno at ngayon naman po nakita natin secure siya at isa rin po ito sa tinitingnan natin kung bakit po napabilis din yung ating pag-usad nito ng ating andas. Okay. Ayun, okay, effective siya, ano? Okay, sa tingin po ninyo, palaging ganoon na gagawin taon-taon, may salamin na? Yun po ang tinitingnan natin. Kung nakita po natin, base po doon sa evaluation assessment ng ating mga church authorities at yung ating mga security forces, kung nakita po natin naging efektibo ito, sa tingin ko po, ito na po yung gagawin natin sa susunod pa po mga pag-open. Okay. Major, panghuli po, baka may karagdagan ho kayong anunsyot paalala. Go ahead po. Yes po, unang-una po, Sir Michael, Sir Daniel, nagpapasalamat kami sa inyong programa na bigyan na kami ng ganito pagkakataon na para maibigay natin ang ganito information sa ating mga kababayan. Para magpasalamat na rin po kami sa aming mga kababayan na tumugon po sa panawagan ng ating pong lungsod at ganun po ito ng ating pamunuan ng Manila Police District at ganun din po sa pamunuan po ng Philippine National Police. At ito na rin po yung pagkakataon na pasalamatan din po namin yung aming mga hanay na kasama po na nagbigay ng seguridad. Alam po namin talagang napagal ang ating physical na katawan pero po napatunayan po natin na ito po ay magbabarka sa kasaysayan at kapatuloy po nating babantayan at itataas ang antas ng pagbabantay para sa ating mga kababayan. Alright, maraming salamat MPD Spokesperson Police Major Philip Ines. Major, salamat po. Good morning. Yes po, Sir Michael, Sir Daniel, sakala po ng aming punong taga-Timon, Police Colonel Arnold Thomas Ibay, makakaasa po kayo, may iba yung serbisyo para sa Manilenyo. Isang kalmadang umaga po. Salamat po. Ayan.